Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin na mga humiwalay sa Diyos at lumakad sa kasalanan at inibig kami. Si Jesus na namatay para sa amin ay hinugasan ang lahat naming mga kasalanan sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at iniligtas kami nang wala kaming anumang ginawa at ginawa kaming mga anak ng Diyos at binigyan ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya ibinibigay namin ang pasasalamat, papuri at kaluwalhatian sa iyo lamang, Amang Diyos, sa lahat ng biyayang ito. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon-tipon sa harapan ng Diyos, nag-aaral ng iyong salita at nagpe-fellowship. Kaya salamat po sa biyayang ito. Naniniwala po kami na kasama namin ang Panginoon sa oras na ito. Pakiusap, samahan mo po ang mga brothers at sisters na hindi makakarating dahil sa COVID-19 at nanonood ng sermon kasama ang kani-kanilang pamilya. Hawakan mo sila ng biyaya, pag-ibig at makapangyarihang mga kamay. Pakiusap, protektahan at gabayan mo po ang lahat ng churches sa bansa at sa buong mundo at ang mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo. Punuin mo po sila ng biyaya at salita ng Diyos at gabayan sila upang hindi sila tumalikod sa anumang kahirapan at ipangaral ang ebanghelyo ng may katapangan na sumusunod sa salita ng Diyos. Sa mga brothers at sisters na may sakit, tulungan mo po silang gumaling upang magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira nilang buhay. Para sa mga nanghihina at nahulog sa malaking tukso, pagkalooban mo po sila ng sapat na biyaya at hawakan sila ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sino man ang matisod. Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming biyaya at nagtuturo sa amin ng dapat naming lakaran, sa oras na ito, gabayan mo po nawa kami na maunawaan ang banal na salita at ang kalooban ng Panginoon na nais ipahayag sa amin ng Diyos. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tignan po natin sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22 verse 1 hanggang 14. Babasahin ko po. Mateo chapter 22 verse 1 hanggang 14. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayaan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito na ihinda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari, sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahin ninyo ang sa handaan ng kasalan ng sino mang makita ninyo. Lumabas ang mga alipin iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan.
Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Dahil sa corona pandemic, ang ating mga puso ay nababalisa at napapagod dahil hindi tayo malayang makapag-fellowship at makapangaral ng ebanghelyo sa matagal na panahon. Sa gitna nito, patuloy pa rin ang mga tao sa pag-evangelize at counseling online. At narinig ko na may mga naligtas sa kabila ng kaguluhan na ito. Dahil nga ito ay pandaigdigang pangyayari, hindi lamang sa ating bansa. Ang bilang ng mga pasyente ay hindi bumababa. Subalit, nagagawa pa rin nating magsama-sama sa main hall katulad ngayon para sa maliliit na grupo ng mga tao na pinapayagang mag-face-to-face. Marahil nag-aalala kayo o natatakot, pero sa palagay ko ay okay lang naman kung kaunti lang ang magtitipon. Kaya maaari tayong magtipon basta mayroong lugar. Kaya nakakaramdam ako ng lungkot ngayon dahil maraming bahanting upuan dito sa main hall. Ipinapanalangin ko po na talaga na yung kalamidad na ito ay matapos na para maipahayag na natin ang ebanghelyo ng malaya at gawin ang pagliligtas ng mas maraming kaluluwa. Ito ay para matupad na ang mga ito sa huling araw. Nagtayo tayo ng malaking retreat center at nakapagdaos tayo ng 7 batches ng summer retreats. Sa bawat batch na ito, mahigit 10,000 katao ang maaring magtipon. Ngunit, dalawang taon na nating hindi nagagawa at ang bawat churches ay nagba-Bible seminar na lang online. Nakakalungkot talaga ito at nakakalumbay. Kahit gusto natin mag-summer retreat ay hindi pwede. Subalit, napagplanuhan natin na magkaroon ng summer retreat kahit sa pamamagitan ng online. Kaya nakapag-announce na tayo noon na karaan, subalit pinospone. At ngayon ay nagpaplano tayo na magdaos ng summer retreat sa August 23 para sa buwan na ito. Siyempre, hindi na ganun kadaming tao ang pwedeng magtipon kumpara dati. Subalit, susubukan pa rin nating makapagtipon ng marami hanggat maari at hayaan ang iba na mag-evangelize online. Narinig ko na marami pa rin ang gumagawa ng iba't ibang paraan para ma-evangelize ang kanilang pamilya maging sa mahirap na sitwasyon. At sa tingin ko ay kumikilos ang gawain ng pagliligtas ng Diyos kung saan ang panalangin at pagpapagan ng ating mga kapatid ay hindi nababaliwala. Nung higit ang kahirapan kumpara ngayon, sa panahon ng pag-uusig, nung ang mga evangelist ay ikinukulong at ang mga Kristiyano ay inuusig, ay nagkaroon ng gawain ng kaligtasan sa pamagitan ng napakahirap na pag-evangelize. Kumpara sa panahong iyon, sa tingin ko po ay nasa mas mabuti tayong kalagayan at mas mabuting kapaligiran. Kaya hindi tayo pwedeng magdahilan na hindi na tayo makapag-evangelize. Maayos man o hindi ang sitwasyon, sinasabi sa Biblia, sa 2 Timoteo chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Kailangan nating manalangin
at masipag na mag-evangelize kahit na sa kalagitnaan ng kahirapan, at dapat tayong magkaroon ng tapat na puso na i-evangelize ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay na hindi paligtas. At sa tingin ko ay hahayaan ng Diyos na maligtas ang maraming kaluluwa upang ang ating pagpapagal ay hindi mabaliwala. Ngayon ay ilang araw na lang ang natitira bago magsimula ang ating online summer retreat. Pero simula August 24 ay magtatagal tayo ng isang linggo since gagawin natin ito ng gabi lamang. Kaya pagtuunan natin ng pansin ang salita na binasa natin kanina na may temang evangelism. Nais ko pong ibahagi ang sermon ng may pamagat na paanyaya sa handaan ng kasalan ng Diyos. Sa tuwing nagsasalita si Jesus ng mahalagang katotohanan ay gumagamit siya ng talinhaga. Kaya may mga salita sa Biblia na nagpapaliwanag sa mahalagang katotohanan na ginagamitan ng mga talinhaga na madaling maunawaan. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang katagang ang kaharian ng langit ay tulad sa ay 8 beses na makikita. Bakit sinasabi o sinabi ng Diyos na ang kaharian ng langit ay tulad sa ng patalinhaga? Ang gawain ng Diyos ay iligtas ang mga makasalanan at ihanda ang mga tao sa pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya ang Panginoon ay nagsalita ng talinhaga na madaling unawain, na mauunawaan ng sinuman, na sinasabing ito ay kagaya ng pagliligtas sa mga makasalanan na mapupunta sa pagkawasak. Ang mga makasalanan na naligaw at namuhay na malayo sa Diyos ay maaring maging mga tao na mapupunta sa langit. Doon sa Mateo 13:31, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihisik sa kanyang bukid. Ito ay gaya ng paghahasik ng binhi sa bukid. Ang kaharian ng langit ay tulad ng pampaalsa na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal na harina hanggang sa ang lahat ay malagyan ng pampaalsa. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Ang kaharian ng langit ay naihahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ito'y paraang ipinapaliwanag ng Panginoon ang kaharian ng langit sa iba't ibang kaparaanan. Ipinapaliwanag ng Panginoon kung paanong ang makasalanan na pupunta sa impyerno ay makakapasok sa langit dahil ito ay langit. Siya ay nagsalita gamit ang mga talinhaga na madaling unawain. Ngunit ang mga salita na binasa natin ngayon ay ipinapaliwanag ni Jesus gamit ang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lalaki nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ang hari ay nagdaos ng isang handaan para sa kanyang anak na lalaki at nag-imbita ng mga tao sa handaan. At ngayon ito ay ipinapaliwanag ng Panginoon ng detalyado. Siyempre, sa talinhagang ito, ang hari ay tumutukoy sa Diyos, ang kanyang anak ay si Jesucristo, at ang talinhagang ito ay tumutukoy sa maraming tao na inanyayahan sa handaan ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Maging sa ngayon, bago ang handaan ng kasalang, nagbibigay muna tayo ng impormasyon ang tao sa mga inanyayahan nila, hindi po ba? Tinatawagan natin sila at nagpapadala tayo ng imbitasyon, at kung malayo pa ang nakatak ng araw, tinatawagan uli natin sila kung sakaling nakalimutan nila ang araw.
Sa tingin ko, ang hari dito ay talagang maasikaso at mabait. Isinugo ng hari ang kanyang mga lingkod para sila anyayahan at sinabi sa kanila na sumama sa mga nag-imbita sa kanila. Kung sakaling nakalimutan nila ang panyaya sa kasalan, maaring makalimutan din nila ang araw niyon. Kaya muli silang inanyayahan ng hari at sa pangatlong pagkakataon sinugo niya ang isa niya pang lingkod para sila anyayahan. Narito, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ito ang masidhing paanyaya ng hari sa mga tao para sila makabahagi sa kanyang handaan. Isang karangalan para sa atin kapag inanyayahan tayo ng presidente sa kasal ng kanyang anak, hindi po ba? At hinihintay natin ang araw na iyon. At kung titingnan ninyo, ang pagka-presidente ay natatapos sa loob lamang ng ilang taon, subalit ang hari ay higit na mas mataas kaysa sa presidente. Ang maanyayahan sa handaan ng hari ay talagang nakakagulat. Ito ay napakalaking karangalan. Hindi umaasa ang hari na magdala tayo ng maraming kaloob na pera kapag pumunta tayo sa handaan gaya sa panahon natin. Walang ibang hinahangad ng hari. Ang nais ng hari ay ang tumalo tayo at magsaya pagkatapos ay umuwi. Noong unang panahon, kapag ang hari ay nagdaos ng handaan, ito ay hindi lang isa o dalawang araw, kundi pitong araw. Ayon sa Esther chapter 1, noong si Haring Ahasuerus na hari ng Persia ay naghanda para sa kanyang asawa, ito ay umabot ng pitong araw. Sinasabi sa atin sa chapter 1 na ang hari ay nagdaos ng napakalaking kapistahan. Sapat upang makapaghanda ng saganang pagkain para sa maraming tao. Kaya, ang Diyos ay nagdaos ng handaan sa langit at inaanyayahan ang mga tao. At mayroong inaanyayahan sa unang pagkakataon. At ito yung bansang Israel na pinili ng Diyos. Alam po ba ninyo ito? Well, pinili ng Diyos ang bansang Israel. Ang dahilan kung bakit sila pinili ay nakasulat sa lumang tipan. Ngunit ang pinakalayunin ng Diyos ay dahil sa kanila ipapanganak ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang maging kabayaran sa ating mga kasalanan at iligtas ang ating mga kaluluwa at bigyan tayo ng buhay, kapayapaan, kagalakan at kagalakan ng Diyos. Upang ibigay sa atin ang walang hanggang langit. Ang inihandang handaan ng Diyos ay isang kamangha-manghang handaan upang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa para sa ating kaluluwa na ibang-iba sa mga handaan na inaalok ng mga tao. At ngayon, sa lumang tipan, ang Diyos ay nagbigay nang maraming propesiya tungkol sa biyaya ng Diyos na magliligtas sa atin sa pamamagitan ng mga propeta na kanyang sinugo. At yung pinakamahalagang ebanghelyo ay iyon sa pamamagitan ni Jesucristo at ang tanggapin ang biyayang ito. Ito yung pangako ng Diyos sa panahon ng lumang tipan at maraming pangako ang nagsasabing si Kristo ay talagang darating sa takdang panahon. Napakaraming beses nagsugo ang Diyos ng mga propeta upang anyayahan sila. Maraming binanggit sa lumang tipan at sa bagong tipan na ang Diyos ay nagaanyaya hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng tao sa mundo sa handaan ng Diyos hanggang sa katapusan. Itong mga Israelita talaga ay hindi lamang sila yung inimbitahan para sa handaan, kundi yung napakaraming tao. Una, tingnan muna natin sa Isaiah chapter 25. Isaiah chapter 25, verse 6.
Isaiah chapter 25. Verse 6 hanggang 8, babasahin ko po. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang ala at matatabang bagay na puno ng utak ng mga lumang ala na totoong dinalisay. At kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos ang mga lupa, mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. Ito yung nakakamanghang pahayag na ang Diyos ay nagdadaos ng handaan hindi lamang para sa Israel kundi para sa lahat ng tao. Nilumang alak, ano ito? Ano ang inihanda ng Diyos bago niya likhain ang sanlibutan? Sinasabi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang nilumang alak ay masarap at ang mas lumang alak ay mas mahal. Ang lasa nila ay espesyal din. Ito ay tumutukoy sa biyaya ng Diyos na inihanda niya bago pa natin ito malaman, bago pa man nilikha ang mundo. Sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo na namatay sa krus, gayon din ang matatabang bagay na puno ng utak at ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Nagdao siya ng handaan para sa lahat ng tao. Handaan na puno ng matatabang bagay na puno ng utak at mga lumang alak na totoong dinalisay. Ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan. Winasak niya ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan dahil sa kasalanan na nasa pagitan ng Diyos sa tao. At winasak din niya ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Hindi po ba't napunit ang tabing nung namatay si Jesus sa krus? Nilunok niya ang kamatayan magpakailanman. Dahil sa kasalanan, iniwan ng kaluluwa ng Diyos at namatay. Kaya walang tunay na kasiyahan, walang kaligayahan, walang kapayapaan para sa mga tao sa isinumpang lupa na ito. Hindi maaari. Ang nais ibigay sa atin ng Diyos ay hindi pisikal na kaligayahan, kapayapaan, kasiyahan at pagnanasa na nais ng mga tao sa mundong ito, kundi nais niyang bigyan tayo ng kapayapaan ng pag-iisip, buhay na walang hanggan at pag-asa na makapunta sa langit. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Sinasabi dito ng Diyos na si Jesus ang magbabayad sa kabayaran ng kasalanan. Aalisin ang kapangyarihan ng kamatayan at ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan at pag-asa. Ang aklat ng Isaiah ay iprinopesiya 2,700 years na ang nakalipas at 700 years bago dumating si Jesus. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. Ang Diyos ay nangako. Sa Juan chapter 2, ang unang himala na ginawa ni Jesus ay ang sa Kasalan sa Kana ng Galilea. At sinasabi dito na nagkulang doon ng alak. Ang handaan ay idinadaos para sa kasiyahan, para sa kaligayahan. Ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Mahirap isipin na walang alak sa handaan. Ngunit ano ang ibig sabihin ng nagkulang sa alak? Ang kasiyahan ay tapos na.
Maaring sabihin ng mga bisita, ano ito, bakit kayo nag-imbita ng mga tao kung hindi naman kayo naghanda ng sapat na alak? Magrereklamo sila at maglalagay sa gulo ang nag-imbita. Kaya para sa handaang ito na nasa malaking gulo, dahil kinulang sa alak, si Jesus ay gumawa ng alak mula sa tubig at ito ang unang himala na ginawa ni Jesus. Merong mahalagang kahulugan dito. Ang mundong ito ay nagdadaos ng handaan, subalit kagaya ito ng isang handaan na walang alak, nang tunay na kasiyahan, kapayapaan at ang kagalakan ay tapos na. Sinabi ni Jesus sa handaan, ang bawat tao ay unang naghain ng mataas na uring alak, pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Ang mga tao ay nagsasaya sa kanilang mga handaan, subalit ang kanilang mga handaan ay nagtatapos at pagkalipas lang ng ilang sandali at ang kagalakan ay natatapos. Sa Lucas chapter 12, isang mayamang lalaki ang nagtayo ng mas malaking imbakan dahil ang kanyang ani ay napakasagana. Doon ay sinabi, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Sinasabi ng Diyos, tatanda ka, magkakasakit ka, at mamamatay ka. Subalit, sinasabi naman ng tao, kumain ka at magsaya. Isang kahangalan. Hangal sa gabing ito, ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Mapapakinabangan mo pa ba ang mga ito? Sa Lucas 16, sinasabi na isang taong mayaman ang nakasuot ng magarang damit sa isang magandang bahay at nagpipista araw-araw. Nagpipista siya araw-araw, subalit sa harap ng kanyang bahay ay may isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro na nakikisalo sa mga aso sa nahuhulog na mga mumo mula sa pintuan ng bahay ng mayaman. Ang talinhagang ito ay napaka-espesyal. Subalit hindi nagtagal ay namatay ang pulubing si Lazaro at syempre ang mayaman din. Ang kamatayan ay dumating sa dalawa, subalit pagkatapos ng kamatayan, nagkaroon ng problema. Sinabi ng Biblia na ang taong mayaman ay nagdurusa sa gitna ng apoy sa Hades. Subalit si Lazaro ay nasa kandungan ni Abraham sa paraiso. Paano ito nangyari? Sinabi ng taong mayaman, kahit papaano ay nakakuha si Lazaro ng tira-tira sa harapan ng aking bahay. Kaya suguin mo siya dito para palamigin ng kaunti ang aking dila. Subalit, sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon, ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Anong ibig sabihin nito? Ang handa ang inihanda ng tao ay matatapos pagkalipas lamang ng ilang sandali. Ang magagandang bagay, kalaunan, ay papangit. Ang mga mata ay lalabo. Hindi na tayo makakarinig pa ng magagandang awitin, makakatikim ng masasarap na pagkain. Hindi na natin alam kung paano ang magsaya at magalak. Ano ang masaya at kasiyahan sa pagkakasakit at pagkamatay? Ang tao ay nabubuhay at lahat ay mamamatay pagkatapos ng ilang dekada na siyang pinakamatagal. Subalit ang handaan ng Diyos na nais niyang ibigay sa atin ay hindi kagaya ng ganitong handaan. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Paano nga magkakaroon ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa mga kaluluwang patay dahil sa kasalanan na napalayo sa Diyos at mapupunta sa kahatulan at impyerno pagkatapos ng kamatayan? Sinusubukan pagandahin ng tao ang isinumpang makasalan ng mundo. Ipinalalago ang agham, ang sibilisasyon, ang sining, ang entertainment. Pinapaganda ang mundo at pinapasaya, subalit ito ay isang napakahangal na bagay. Hindi ito ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Ang kaluluwa ay dapat maligtas. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Ang kasalanan ay dapat na mapatawad. Upang mangyari ito, ang tanging anak ng Diyos ay kailangan mamatay sa krus. Kaya ito ang handaang ibinigay ng Diyos. Nalalaman natin ito, tayo na mga naligtas, dahil naging kabahagi na tayo ng handaang ito. Binigkas ninyo kanina ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Sa Juan chapter 14 verse 27, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan na hindi maibibigay o maaagaw ng sanlibutan. Sa Juan 15:11, ang aking kagalakan ay mapapasayo at ang iyong kagalakan ay malubos. Sinabi ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang kagalakan, kapayapaan at buhay. Sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Habang nabubuhay sa mundong ito, silang nagpapasan ng kasalanan, silang nagpapasan ng kahirapan at sakit, silang nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, silang mga makasalanang hindi lamang dudurugin hanggang kamatayan dahil sa kanilang mga pasan ay mahuhulog din sa impyerno. Lumapit kayo sa akin, kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sinusubukan niya tayong bigyan ng tunay na kapahingahan ng Espiritu at kapahingahan na walang hanggang langit. Kaya binibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito ay isang paanyaya. Sa Juan 7:37, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ito rin ang isang paanyaya. Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ay gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Gayun din sa Juan 4:14, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Wow! Biro ba ito? Ito ay katotohanan. Ang uri ng tubig na ito ay uuhawin ka kahit pagkatapos mo itong inumin, mauuhaw ka pa rin at kalaunan at mauuhaw ka ulit, at kapag hindi ka uminom ulit, matatapos ang ilang oras, mauuhaw ka na naman. Pagkauhaw hanggang sa puntong mamamatay ka na. Mas mahirap tiisin ang uhaw kaysa gutom. Ang mga tao ay naghahanap ng mga bagay sa mundo dahil sa pagkauhaw. Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Maging pagkatapos gamitan ng pera, maging pagkatapos magkamit ng karangalan. Tingnan natin sa Isaiah 55. Isaiah chapter 55, verse 1 hanggang 3. Babasahin ko, Isaiah 55, 1 hanggang 3. Isaiah chapter 55, verse 1 hanggang 3. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain, pumarito kayo. Kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. At kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakabubusog. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Ang inyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay.
Ako'y makikipagtipanan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Ito ay isang espesyal na paraan. Oo, lahat ng nauuhaw pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain, pumarito kayo. Ito ay nangangahulugang isang kaloob. Kaloob, walang bayad. Hindi natin mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Isang tao na ang pangalan ay Simon ang lumapit kay Pedro na may salapi at sinabing bigyan siya ng kaloob na mayroon si Pedro at ang mga banal. Ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat inakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Hindi ito makukuha sa pamagitan ng pagsisikap ng tao ng salapi. Ito ay ibinigay ng Diyos ng walang bayad. Biyayang ibinigay ng walang bayad. Kung hindi ito biyaya na ibinigay ng walang bayad, paano natin matatanggap ang kaligtasan? Kung gayon, kailangan nating magbayad ng halaga. Subalit, walang sino man ang makakapagbayad ng halaga nito para sa kanyang sarili. Walang sino man. Kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod sa hindi nakakabusog. Sa mundong ito, ang mga tao'y kumakain na tumiinom. Ginagawa nila ang lahat ng bagay, subalit ang mga ito ay hindi tunay na pagkain. Habang lalo tayong kumakain, ay lalo tayong napapalapit sa kamatayan. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Ang inyong tinga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Dapat na ikiling ng tao ang kanyang tinga sa kanyang salita at lumapit sa Panginoon. Mula ng araw na inyong marinig at malaman ang Ebanghelyo nang napakinggan at malaman natin, ay dapat nating pakinggan at unawain ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at iyon na napakadali. Maging sa lumang tipan, hindi ba maraming mga talata ang kagaya nito? Ang handaang pinagkakaabalahan ng mga tao sa mundo ay magwawakas pagkalipas ng ilang oras. Maging ilang personal na plano at layunin ay magwawakas din pagkalipas ng ilang oras. Ganito lang ang itinatagal nito. Lahat. Gano'ng nga ito kahangal? At makakakuha ba kayo ng kapayapaan at kagalakan sa mga bagay na ito? Kahit nga sa pasimula pa lamang ay wala. Kayo'y naghahanap ng mga bagay na walang kabuluhan. Subalit ang kasalanan ng Diyos ay hindi magwawakas pagkalipas ng ilang oras, ilang araw o ilang taon, kundi mula ng araw na nakibahagi tayo sa kasalan ng Diyos. Ito ay magpapatuloy magpakailanman hanggang sa langit. Ito ang kalooban. Ang tadhana ng mga nakibahagi sa kasalan ng Diyos ay buhay na walang hanggan at ang handaan ay magpapatuloy magpakailanman sa langit. Walang hanggan, tatamuin nila ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa mundong ito. Sa Awit chapter 4 verse 7 sinabi ni David, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Ito yung kagalakang ibinigay ng Panginoon. Kaysa nung ang kanilang butil at alak ay sagana. Ito yung kagalakang inilagay mo sa puso ko. Mayroong kagalakan, mayroon po ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon. Ang kanyang butil. Ito yung kahulugan ng butil. Noong panahong iyon, siyang sagana sa pagkain sa mundong ito ay ang taong mayaman at ang alak ay kumakatawan sa kasiyahan ng laman. Higit sa pagiging masagana sa mga bagay na iyon, ay ang kagalakan na ibinigay ng Panginoong ito ay higit na mabuti. Ito po ay higit na mabuti. Sa mga Kawikaan, chapter 15, verse 15, lahat ng mga araw ng naaapi ay kasamaan, ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Sa mundong ito, iniisip nila na yung mga taong nasa kapighatian ay isang kasamaan. May mga taong nagdurusa dahil sa kahirapan at mayroon din naman mga mayayaman na may mga alalahanin. May mga nakatira sa mga hamak na mga bahay, kumakain ng pagkain pang mahirap at nagsusuot ng hamak na damit.
nalulumbay at nalulungkot, at mayroon namang mga kumakain ng masasarap na pagkain, mga nakakumot na yari sa silk sa tuwing natutulog sila at nakatira sa maayos na bahay, gayunman may matinding paghihirap sa kanilang mga puso, ang mga kapighatian ay pare-pareho lamang. Lahat ng mga araw ay kasamaan. Ang mga mahihirap ay kaawa-awa dahil sila ay dukha. At ang mga mayayaman, maging sila ay kaawa-awa rin naman. Sa tingin ba ninyo ay hindi sila kaawa-awa? Matiwasay silang kumikilos, ngunit anong tunay na katiwasayan ang meron sila? Ito ay kasinungalingan, lahat iyon. Ngunit siyang may masiyahing puso ay laging may kapistahan. Para sa mga ligtas, totoo na ganito po talaga. Kahit na may mga nangyayari sa labas, wala lang sa atin ang mga iyon. Ang kanilang mga kaluluwa ay ligtas na at sila'y may kagalakan at kapayapaan na galing sa Diyos at mayroon na silang walang hanggang buhay at pag-asa at ang Panginoon ay kasama nila kaya sila ay laging may kapistahan. Ito yung katotohanan. Ito po. Ito po yung nangyari. Kaya nga tingnan natin dun sa Mateo chapter 22. Yung bagaman inanyayahan ng Diyos yung mga tao sa kanyang kasalan ay ganito yung nangyari. Sa chapter 22 verse 3, sinuho niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito na ihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Nagsugo ang Diyos ng kanyang mga alipin sa mga inanyayahan para sabihan silang dumalo, ngunit ayaw nila. Parang ayaw kong pumunta, hindi ako dadalo. Kaya yung mga alipin ay muling sinugo para isalarawan ito sa kanila. Sapagkat ito ay hindi lamang pangkaraniwang kasalan. Ito ay natatanging kasalan, isang kasalang inihanda ng hari na may kasamang mga pinatabang baka at iba pa. Kaya nga ang mga alipin ay nagmamakaawa na sila'y dumalo sa kasalan. Ngunit ang mga tao ay ayaw dumalo. Ito ay talagang isang malaking problema. Kung tumanggi silang dumalo sa kasalang inihanda ng hari. Tignan natin, dun sa Jeremias chapter 25. Jeremias chapter 25, tayo'y titingin ng ilang pang mga talata. Jeremias 25 verse 4. Jeremias 25 verse 4. Hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tenga upang makinig bagamat patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. Ang kahulugan ng pagsugo ng Diyos, yung kahulugan ay yung pagsugo ng Diyos sa kanyang mga alipin ay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa Israel. Siya ay nagsugo at muling nagsugo, hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tenga upang makinig. Paano nila nagawa ito? Tinanggihan nila ang nasa hari, lalong-lalo na ang kanyang mga inihanda, ang kanyang mga pinaplano, ang mga bagay na maaga niyang pinaghandaan. Gaano kaya ang kalaking halaga ng pera ang magagastos kung ang Diyos ang maghahanda ng kasalan? Ang Diyos na ang kanyang tanging anak ay ipinako sa krus na nagpatawad at tumubos ng lahat ng mga kasalanan magpakailanman. At si Jesus ay nasa krus ay nagsabing, natupad na. Aking pinawi na para ang ulap ang mga pagsuway mo ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Hindi ba ito'y napaka-espesyal na panyaya mula sa Diyos? Gayunman, ito ay tinanggihan ng mga tao. Nakakalungkot na pangyayari ito.
Ang isa ay humayo sa kanyang sariling bukid. Ang isa ay sa kanyang pangangalakal. Hindi sila nakinig roon. Ang mga propeta ay sinugo. Si Juan na tagapagbautismo ay sinugo. Nasaksihan ni Juan na tagapagbautismo si Jesus. Tama ba? Sa katunayan, kalaunan ay pinatay nila si Juan. Hindi sila nakinig kay Jesus. E pinagkanulo nila ang Kristo. Ngunit bakit tinanggihan nitong mga inanyayahan ang natatanging paanyaya mula sa hari? Napakahirap intindihin. Pero mayroong dahilan kung bakit ito nangyari. Ang dahilan ay ang paghihintay ng mga Israelita sa Kristo na ipinangako ng Diyos na kanyang isusugo sa Israel. Kaya sinugo ng Diyos ang Kristo at sigurado akong alam ninyo kung bakit nila ipinagkanulo si Jesus. Ang mga Israelita ay naging salungat sa kautusan ng Diyos at dahil sa sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ipinadala sa kanila ng Diyos ang Babilonya upang tupukin yung templo na itinayo ni Solomon. At kanyang tinukot ang mga mata ni Zedekiah ng Jerusalem. Ginapos yung kanyang mga kamay at siya'y dinala sa Babilonya. Gayunman ay ipinangako ng Diyos na sila ay muling makakabalik mula sa Babilonya pagkatapos ng kanilang 70 taong pagkabihag. Mula doon sa Babilonya, yung Gresya, Roma, mula noong 586 BC, nang ang mga Israelita ay winasak ng Babilonya, sa pagdating ni Jesus, sila ay niyurakan ng makapangyarihang bansa sa loob ng 600 years. At nagdusa sila bilang bansang nasa ilalim ng pagkasakop. Kahit na sila ay naniniwala sa Diyos at maiging naghihintay kay Kristo na siyang Mesiyas na ipinangako ng Diyos, sila ay nagkaroon ng maling pagkaunawa patungkol kay Kristo. Inaasahan nila na pagdating ng Kristo ay lulupigin niya yung Roma. Gagawing malaya ang bansang Israel at magkakaroon ng kaharian ni Kristo dito sa lupa na itatatag ng Israel o sa Israel. Siyempre po, mayroong ipinangako ang Diyos sa lumang tipan. Gayunpaman, una sa lahat, hindi po ang panunumbalik ng Israel ang siyang mahalaga dito, kundi ang mga taong napupunta sa impyerno dahil sa kapangyarihan ng kasalanan, ni Satanas at ng kamatayan. Alam natin na ang layunin ng Diyos ay hindi upang palayain sila mula sa mga bagay na iyon at gawan sila ng kaharian, kundi ay ang dahilan sila ay walang dalhin sila doon sa walang hanggan langit. Pagkatapos na maikalat ang ebanghelyo sa buong mundo, sa huli ay mangyayari ang pananauli ng Israel. Alam na alam po natin ito, ngunit ang nasa isip ng mga Israelita ay ang mga bagay na kapanipaniwala, kultura nila, pisikal na bagay at kung ano lamang ang makakalutas ng kanilang mga problema. Sa loob ng 600 years sila ay niyurakan ng malakas na bansa, kaya ang kanilang laman ay mayroong desperadong pag-iisip na magkaroon ng kalayaan ng Israel. Nung ang Roma pa ang pinakamakapangyarihang namumuno sa Israel, lubos nilang nakalimutan ang plano ng Diyos na ililigtas ang kanilang mga kaluluwa. Sapagkat sila ay mayroong labis na kagustuhang malupig ni Jesus ang Roma, gawing malaya ang Israel at saka magkaroon ng kaharian ni Kristo dito sa lupa. Si Jesus ay bumuhay ng patay, naglinis ng kitungin, nagbukas ng mata ng bulag at nagsagawa ng himala na walang sinuman ang nakagawa noon at sinabi niyang, "Ako ang Kristo." Ngunit ano ang ginawa ng mga Israelita? Sinabi nila, sa ganyang uri ng kakayahan ay madali niya na lamang malulupig ang Roma. Bakit hindi siya nagsasalita ng anuman kahit sabihin man lamang niya sa ating lulupigin ko ang Roma at gagawin ko kayong malaya? Hindi na kami makapaghintay. Kaya kung titingnan natin doon sa Juan chapter 6, sinasabi ditong sinundan ng mga tao si Jesus ng katulad sa ulap at pinipilit siyang gawing hari.
pinipili siyang gawing hari nila matapos nilang makita na gumagawa si Jesus o gumawa si Jesus ng tinapay para sa 5,000 katao. Sinabi niya, hindi ko na kayang maghintay pa. Ito yung sinabi nila. Kasi gusto na nilang manguna si Jesus na maghimagsik laban sa Roma at mamuno sa pagkakaroon ng kalayaan sapagkat agarang mawawasak ni Jesus ang alinmang kung gugustuhin niyang lupigin ng Roma. Kung paanong nilupig ni David ang mga bansang nakapalibot sa kanya at nagtayo ng kaharian, ay gayon nila inaasahan si Jesus na magagawang lupigin yung Roma at makapagtayo ng kaharian ni Kristo dahil sa siya naman ay inapo ni David. Ngunit sino ang mamamatay sa krus kung siya man ay lulupig sa Roma at magbibigay ng kalayaan sa Israel? Walang sino man ang maliligtas malibang si Jesus ay maipako sa krus. Ang kaharian ng Israel may tatatag ng minsanan sa wakas, sa maikling panahon, pagkatapos na ang lahat ng mga tao mapupunta sa langit ay naihanda na. Ngunit hindi ito alam ng mga Israelita. Ang kanilang mga mata ay bulag bagamat na isulat na ang lahat sa Biblia. Ang nakikita lamang nila yung mga bagay na kapanipaniwala, yung mga nakikita. Material na bagay at mga physical na mga bagay, ito yung habol nila. Kaya tinanggihan ng mga Israelita si Kristo. Kaya nga, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita upang sumampalataya ang mga tao. Ibinigay niya ang ebanghelyo na makakapagligtas sa kanila, ang ebanghelyong ipinapangaral sa Jerusalem hanggang sa dulo ng mundo. Matagal na panahon na siyang naghihintay. Ngunit, sila ba ay nagsisi? Hindi. Naniwala ba sila sa ebanghelyo? Kakaunti lamang yung naniwala sa ebanghelyo. Tingnan natin sa Lucas chapter 14. Lucas chapter 14 verse 17 hanggang 20. Babasahin ko po Lucas chapter 14 verse 17 hanggang 20. At sa oras ng hapunan, ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, "Hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na." Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, "Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tignan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako." Sinabi ng isa, "Bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako." Sinabi ng iba, "Ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating." Ano po yung mapapansin ninyo sa kanilang mga dahilan upang tanggihan ang paanyaya ng hari? Wala itong kabuluhan. Ayaw lang talaga nilang dumalo sa hapunan. Kaya nga sila gumagawa ng dahilan, ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, "Bumili ako ng isang bukid. Kailangan kong umalis at tignan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako." Kaya ano nga kung ikaw ay bumili ng isang bukid? Mananakaw ba ito? Tamang dahilan ba ito? Maaring gusto ng taong ito na tignan ang kanyang bagong biling bukid. Napakalawak ng nabili kong bukid. Talagang mayaman na ako. Kapag mayroon po silang malawak na bukid, sinasabi nilang mayaman na sila. Mayaman na ako. Doon sa Filipos chapter 3 verse 19, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Mga taong nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Iyon lamang ang tangi nilang inaalala. Bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tignan iyon. Wala silang interes doon sa hapunan. Sinabi nung isa, "Bumili ako ng 5 magkatuwang bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin."
ang isang magkatuwang na baka ay binubuo ng dalawang bakang lalaki. Kaya ibig sabihin ay meron siyang 10 baka. Kaya kapag nag-aararo, gumagamit sila ng magkatuwang na baka na may dalawang bakang lalaki. Kung sa panahon ngayon, siya ay gaya ng isang negosyanteng may malaking bukid. Siya ay mayaman. Kung gayon, nang siya ay bumili ng 5 magkatuwang na bakang lalaki, sinuri niya ba ito bago bilhin? Bibili ba kayo bago suriin o susuriin muna bago bumili? Walang kabuluhan ang pagdadahilang ito. Kinakailangan niyang umalis upang subukin ang kanyang baka. Sa panahong iyon natin, busy ako sa pagninegosyo. Marami akong kailangan gawin. Wala akong panahong isipin ang Diyos, Espiritu at Langit. Pasensya na. Gaano man tayo magmakaawa, hindi sila papayag. Wala itong silbi. Nagdadahilan sila ng walang kabuluhan at tumatanggi. Ngunit, yung dahilan ng isa ay mukhang may kabuluhan. Ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating. Kung kamakailan lamang sila ikinasal, sila ay bagong kasal. Hindi ko maaring sirain ang mood naming bagong kasal. Dapat kong pasayahin ang aking asawa, ako rin ay dapat masiyahan kaya hindi ako pupunta sa hapunan. Ito ay kasiyahan ng laman. Dahil dito, dahil doon, kaya hindi sila naniniwala. Alam nating lahat ang Unang Juan chapter 2 verse 15 hanggang 17. Tama po? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay masasamang pagnanasa ng laman. Ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang mga mabubuting pagkain, ang pagnanasa ng mga mata, ang nakakalugod sa paningin, at ang pagmamataas sa buhay, ang ginagamit ni Satanas upang tuksohin ni tuksohin si Adan. Ito yung ginamit niya. Kainin mo ang bunga. Mabubuksan ang iyong mga mata. Magkakaroon ka ng karunungan at ikaw ay magiging gaya ng Diyos. Alam mo ba kung bakit hindi pinahihintulot ng Diyos na kainin mo ito? Hindi kanya pinahihintulot ang kainin ito dahil magiging katulad kanya. Maiingit siya sa iyo. Sinungaling yung Diyos. Kaya huwag kang makinig sa kanya at kumain ka. Hindi ka mamamatay. Hindi lamang yun. Magiging katulad ka pa ng Diyos. Sila ay nahulog sa tukso ni Satanas. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin siya ng mga bagay na nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino at ginagamit ito bilang bitag upang dalhin ang mga tao sa impyerno. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay ang bitag na ginagamit ni Satanas. At kung sino man ang mahuli nito, siya ay mapupunta sa impyerno. Kahabag-habag ng mga tao, hindi nila alam ang planong ginawa ni Satanas upang sila ay mamatay. Alam niyo po ba yung Faust? Ang Goethe's Faust, tama po? Iginugol ng sikat na manunulat sa Germany, si Goethe, ang kanyang mga huling taon sa pagsusulat ng Faust. Nung ako ay pumunta sa Germany, pumunta ako doon sa House of Goethe. Ito ay malaki dahil sa isa itong lumang bahay. Naroon din ang kanyang larawan at maging ang larawan ng kanyang asawa
at ang mga dati niyang girlfriend ay ipinakita rin doon. Si Gawit ay isang taong namuhay ng ayon sa gusto niya. Ngunit, bakit niya isinulat ang aklat na ito? Ako ay naging interesado doon sa Faust of Gawit. Meron itong tatlong aklat. Ang mga aklat ay talagang nakakalito, komplikado, pero binasa ko po ang buong aklat. Yung buod ng istorya ay isinapelikula. Kaya ito ay pinanood ko. Na isaayos ng mabuti ang istorya doon. Mayroong isang karakter na si Faust. Siya isang scholar, isang matandang scholar at nagpakita sa kanya si Lucifer at sinabi, "Faust, naawa ako sa iyo, nagsasaliksik ka lamang at nabubuhay nang hindi nalalaman ang saya ng mundo. Kung ikaw ay mamamatay ng ganito, talagang hindi ito makatarungan. Kung makikinig ka sa akin, ibibigay ko ang lahat ng iyong gusto at magpakasaya ka sa buhay. Gagawin kitang binata na may mahusay na talento. Mayaman, ibibigay ko ang babaeng gusto mo. Ibibigay ko rin ang lahat ng mabubuting bagay sa mundo. Ngunit, may isang kondisyon. Kapag ikaw ay namatay, ibibigay mo ang iyong kaluluwa sa akin." Ngunit, sumang-ayon si Faust at sinabing, "Okay, napaka-komplikado pong sabihin ang istorya, ngunit hindi ako sigurado kung ito ay totoo, ngunit ang sigurado ay sinasabi ni Satanas sa mga tao sa mundo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong gusto, ngunit ibigay mo sa akin ang iyong kaluluwa kapag ikaw ay namatay." Ito yung plano ni Satanas. Ganito namuhay si Faust. Hindi natin nalalaman kung ano ang kanyang isinulat sa huli matapos ang kanyang pagsisisi, ngunit para itong isang monolog sa aking opinyon. Ngayon, ay dun sa unang Juan chapter 2 verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino. Lahat ng mga bagay na ito ay maglalaho sa isang kisap mata, gaya ng panaginip sa gabi. Madali itong lilipas. Maglalaho ng isang kisap mata, gaya ng panaginip sa gabi. Anong mangyayari pagkatapos niyon? Mayroong walang hanggang pagdurusa at impyerno. Wala nang mas malaki pang kasalanan kaysa pagtanggi sa hapunan ng Diyos. Gaya ng nalalaman natin, hindi mapupunta sa impyerno ang isang tao dahil sa dami ng kanyang kasalanan. Tama po? Hindi dahil sa hindi gumawa ng mabuti ang isang tao ay hindi na siya makakapunta sa langit. Ibinigay ng Diyos ang biyaya upang ang sinuman ay maligtas dahil sa pagtanggi niya, kaya mawawasak siya. Tama po? Bakit ba niya ito tinanggihan? Sa ngayon, ang mga bagay na nakikita ng mga mata, mga kasalukuyang bagay, mga pisikal na bagay, mga pisikal na pagnanasa at tukso ni Satanas ang nagpapalapit sa mga tao sa impyerno, kahabag-habag na mga tao. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ano nga ba yung kalooban ng Diyos? Ito ang ninanais ng Diyos. Kahit na gumawa tayo ng kasalanan, gumawa ng masama at tinanggihan ng Diyos. Minamahal ka pa rin ng Diyos. Minamahal pa rin niya ang ating kaluluwa sapagkat mayroong mahalagang kaluluwa sa atin na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ang Diyos ay maawain. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Hindi nalulugod ang Diyos kapag ang isang taong makasalanan ay mamatay at mapahamak. Ngunit pinapatawad niya ang makasalanan at kumikilos para sa kaligtasan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay ng Diyos ang katiyakan ng pagbibigay ng sakripisyong handog. Binayaran ang kasalanan. Tinapos ang kamatayan magpasawalang hanggan. Nagbigay ng walang hanggang buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay.
sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Diyos ay ang maunawaan ng biyaya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, ang mga hindi nakibahagi sa hapunan ng biyaya ng Diyos at tinanggihan ang paanyaya ng Diyos ay tatanggap ng walang hanggang sumpa at hatol ng Diyos. Sa isang iglap, sila ay magsisisi, tatangis at magdurusa dahil kanilang tinanggihan ang paanyaya ng kamangha-manghang biyaya ng Diyos, kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Ano ito? Gaano nga kalaki ang panghinayang ng nakakamit na sana ng kaligtasan? Sinasabi nila, ang hapunan na ginawa ng taong iyon ay hindi totoo. Ang mga ito ay madaling lilipas. Tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Katapusan na ba pagkatapos ng kamatayan? Una, hindi lamang tinanggihan ng mga Israelita ang panyaya ng Diyos, ngunit inusig din nila ang mga propeta ng Diyos. Inusig si Kristo at pinatay. Tingnan natin sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22. Dito ay makikita natin kung ano yung ginawa nila sa mga propeta at mismo kay Kristo. Mateo chapter 22, verse 5 hanggang 7. Mateo chapter 22, verse 5 hanggang 7. Mateo chapter 22, verse 5 hanggang 7. Ngunit hindi nila ito pinansin. At sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari, sinugod niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Kanilang itinakwil at initinakwil na muli. At ano ang nangyari? Bakit ninyo ako pinipilit kahit ayaw kong dumalo? Sila'y nambubog, gumawa ng masama at pinatay ang mga alipin na isinugo ng hari. Merong mga tao bang ganito? Hindi lang ninyo itinatakwil ang espesyal na paanyaya ng hari, ngunit pinapatay pa ninyo ang aking sugo. Kaya't nagalit ang hari, sinugo ang kanyang mga hukbo. Yung mga salitang ito ay kakilakilabot. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sinugo ng Diyos ang mga alipin, ngunit ang mga sundalo. Sa lumang tipan, nagsugo ang Diyos ng mga propeta. Si Juan na tagapagbautismo at si Kristo ay kanilang inusig at pinatay. Kaya't kanyang isinugo ang mga apostol, ngunit ganun din ang kanilang ginawa. Ang mga Israelita ay pinatay ang mga nangangaral ng Ebanghelyo. Paano nila ito ginawa? Sa mga tumatanggi sa paanyaya mula sa Diyos at sumasalangot kay Kristo, nagsugo ang Diyos ng mga Romanong sundalo. Ito ay nangyari noong 70 AD. Ito ay yung punong kawal na si Roman Titus. Kinubkob ang Jerusalem at pinalapit ang mga sundalo. Sinunog ang templo ng Jerusalem at kakilakilabot na pinatay ang 1,000,000 Hudyo. Hindi pinahintulot ng Diyos na mamuhay ang mga Hudyo sa lupain ng Israel. Kaya't sila'y ikinalat sa buong mundo, kagaya ng sinasabi ni Jesus. Pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Sa mundong ito, yung mga Israelita ay ang mga tanging pinili. Sila yung nakatanggap ng espesyal na paanyaya at biyaya. Tinakwil nila si Kristo at naging mga taong mayroong pinakamasarabling kasaysayan. Mula ng panahon na iyong hanggang sa mahabang panahon, 1,900 years. Alam ba ninyo kung gaano karaming tao ang namatay?
Tingnan natin sa Mateo chapter 22, verse 33 hanggang 38. Babasahin ko po. Mateo chapter 23, verse 33 hanggang 38. Kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Kaya't narito, nagsugo ako sa inyo ng mga propeta, ng mga pantas at ng mga iskriba na ang iba sa kanila ay iyong papatayin at ipapako sa krus. Ang iba namay iyong hahagupitin sa iyong mga sinagoga at iyong uusigin sa bayan-bayan upang mapasa inyo lahat ang matuwid na dugo na dumanak sa ibabaw ng lupa buhat sa dugo ni Abel na matuwid hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barquias na inyong pinaslang sa pagitan ng templo at ng dambana. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya. Makailang ulit kayong ninais na tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak at ayaw ninyo. Masdan ninyo, ang inyong bahay ay iniwan sa inyong wasak. Maraming ganitong salita sa lumang tipan at bagong tipan na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa kanya, sa mga isinugo sa kanya. Ang kapayaran sa dugo ay sisingilin sa henerasyong ito. Nalalaman ni Pilato na si Jesus ay walang kasalanan, kaya't paano ko pipiliing maipako siya na walang kasalanan? Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. At kanyang hinugasan ang kanyang kamay. Pagbabayaran ninyo ang dugo ng walang salang taong na ito. Oo, sumasang-ayon kami. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo at mula ng panahong iyon sa loob ng 1,900 years, ito ay nangyari. Sa panahong ito, ang panahong ito ay ang panahon na siya ay ipinako sa krus. Si Jesus ay namatay na nang siya'y 33 years old, ang Israel ay nawasak noong 70 AD pagkatapos ng 37 years. Ikinalat sila ng Diyos sa buong mundo sa loob ng 1,900 years. Sa pagitan ng 1939 at 1945, 6 na milyong Hudyo ang namatay sa Europa sa World War II. Sila ay pinagpapatay saan man sila pumunta. Bakit? Ito yung resulta ng kanilang pagpatay kay Jesus sa krus. Ang halaga ng dugo ay siningil sa kanilang mga inapo. Ipinakita sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kasaysayan kung gaano kasama ang kasalanan ng pagtakwil kay Jesus. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang inahing manok at tinawag ang kanyang mga sisiw na nasa panganib. Ang bahay ay nasusunog. Ang inahin ay nasusunog sa kamaling. Ngunit, yung mga sisiw, sila ay buhay sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang inahin ay namatay sa pagkasunog at ang mga sisiw naman ay naligtas. Nang si Jesus, ang nag-iisang bugtong na anak ay namatay doon sa krus, tinipon din niya yung maraming beses yung pag-ibig ng Diyos para iligtas sila. Pero ayaw nila. Masdan ninyo ang inyong bahay. Masdan ninyo. Iniwan sa inyong wasak. Ang Jerusalem ay hindi na ang bahay ng Diyos. Ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo, ng pagtanggi sa biyaya ng Diyos, at sa hindi pagsisisi tungkol sa kasalanan ay hindi mapapatawad. Doon sa Juan chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay,
kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang puot ng Diyos ay bubuhos sa kanila. Ang puot ng Diyos ay bubuhos sa lahat ng hindi nananampalataya. Doon sa Lucas 23:31, sapagkat ang Kanya, kung ginawa nilang ang mga bagay na ito kapag ang punong kawi ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Sunugin ang punong kawi na sariwa at tuyo. Ang sariwang punong kawi ay nasunog. Paano pa nga ang punong kahoy na tuyo? Ang Israel, ang piniling bayan ng Diyos, ay nawasak dahil sa kanilang pagtanggi kay Kristo. Kung gayon, paanong ang parusa para sa mga hintuyil na siyang punong kahoy na tuyo na kanilang tinanggihan, kung kanilang tatanggihan si Kristo? Ito ay ang walang hanggang impyerno. Ang mga Israelita ay itinanggi si Kristo na siyang pumunta sa kanilang lupain. Tinanggihan ng mga hintil ang ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang ito ay ipahayag sa buong mundo. Ang pagtanggi sa ebanghelyo ay kapareho ng kasalanan ng Israel sa pagtanggi kay Kristo. Ito ay kasalanang hindi mapapatawad. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang ebanghelyo ay naipahayag na sa buong mundo. Ang Biblia ay naisali na sa mahigit na 3,000 na languages. Ang Biblia ay naisali na sa lahat ng mga language at ipinahayag sa buong mundo. Subalit, ang paghukom ng Diyos ay darating sa mga hindi nananampalataya sa ebanghelyo hanggang sa huli at sila na hindi nagsisisi. Doon sa Awit chapter 7 verse 12, kung hindi magsisi ang tao, iahasa ng Diyos ang tabak nito. Kanyang inihahanda at inuumang ang kanyang palaso. Itinuro ng Diyos ang palaso o palaso sa puso ng mga taong hindi nagsisisi. Nakatutok ito. Nakakamatay na mga sandata ang kanyang inihanda. Kanyang pinagniningas sa mga pana. Ano yung pagniningas na pana? Dati, ang mga ulo ng pana ay sinisindahan at ipinapana sa kampo ng kalaban upang masunog. Ano yung nagniningas na pana ngayon? Ito yung nuclear weapon. Ngayon, kung mayroong nuclear na digmaan, ang mundo ay masusunog ng 100 na beses. Bakit ito ginawa ng mga tao? Ito ay upang hukuman ang mga tinanggihan ng ebanghelyo hanggang sa huli. Ito po ay totoo. Hindi ka pa rin ba nagsisisi? Ang kasalanang ito ay hindi mapapatawad. Ang pagsisisi ay buong pagtanggap na ikaw ay makasalanan at pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Ito ang pagbalik sa dibdib ng Diyos. Ngayon, balikan natin po saglit ang Mateo chapter 22. Tingnan natin dun sa verse 5. Mateo chapter 22, verse 5 hanggang 10. Ngunit hindi nila pinansin at sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari, sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang handaan, ngunit hindi ka dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ng sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa lansangan at tinipon ang lahat ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti, kaya't napuno ng panauhin ang kasalan. Yung bayan ng Israel ay nagkawatak-watak sa lahat ng panig ng mundo dahil sa kanilang kasalanan at pagtanggi kay Kristo, at sila ay nagdusa at ang ebanghelyo ay lumago sa buong mundo. Ano ba ang nasa mga pangunahing lansangan? Doon ay may mga mabubuting tao, masasamang tao, mayayaman, mahirap, kilalang mga tao, mga hamak at marami pang iba. Anyayahan ninyo sa handaan ng kasalanan sino mang makita ninyo. Ito ay mahalagang bagay. Ang mahirap makasalanan, anyayahan ninyo ang mga mangmang, mga itinakwil, mga walang pagtanggi. Lumabas yung mga alipin iyon sa mga lansangan, tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti, kaya't napuno ng
panauhin ang kasalan. Ano ang ibig sabihin? Ang pangunahing lansangan ay ang buong sanlibutan. Sa mga awit 51, yung ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita at tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Tinatawag ng Diyos ang buong mundo mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ang maipangaral ang Ebanghelyo. Kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Kayo'y bumaling sa akin. Bumaling kayo sa biyaya ng Diyos. Tignan ninyo ang krus. Ibig sabihin, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo sa Diyos. Kung gayon, sila ay maliligtas. Ang Ebanghelyo ay naibahagi na sa bawat tao sa mundong ito. Ang Ebanghelyo ay nakarating na hanggang sa atin at nabubuhay sa pinakadulo ng silangan ayon sa salita ni Jesus. Sige po, basahin po natin uli sa Biblia dun sa Lucas chapter 14. Makikita natin ito. Lucas 14. Lucas chapter 14, verse 21. Lucas chapter 14, verse 21 hanggang 23. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. At bumalik ang alipin at inuulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang mga ipinagutos mo. Gayunman ay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang pinag-uutos mo, gayunman ay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Pilitin mo silang pumasok. Sa tuwing nag-i-evangelize tayo, sinasabi ba natin ang ganito? Kung gusto mong paniwalaan, paniwalaan mo. Pero kung hindi, huwag mong paniwalaan. Hindi po. Hindi ganito ang ginagawa natin, kundi pinipilit natin silang sumampalataya. Okay, ano naman ang kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano na naunang naligtas? Dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao na hindi pa nakakaalam sa paanyaya ng Diyos. Dapat nating pilitin ang mga tao na pakinggan ang Ebanghelyo at sumama sa paanyaya tungo sa handaan sa kasalan ng Diyos. Sa gayon, sila man ay mapatawad at maligtas at matanggap nila ang buhay na walang hanggan at pag-asa. Kaya dapat natin silang pilitin. Kung babalikan natin ang mga panahon kung kailan tayo naligtas, hindi tayo naligtas dahil sa ginusto nating maligtas o dahil marami tayong nalalaman o dahil sa tayo ay mababait. Kundi napakinggan natin ang salita ng Diyos kaya tayo naligtas. Kung hindi natin kusang loob na ipangangaral ang Ebanghelyo, walang sino man ang maliligtas. Sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag ng una sa pamagitan ng Diyos, ng Panginoon. Kung tayo ay naligtas, ang kaligtasang ito ay dakilang kaligtasan. Wala nang higit pang dakila kaysa kaligtasan, hindi po ba? Kung hindi natin natanggap ang kaligtasan, anong mangyayari sa atin? Kung naisip Kapag naisip ko, paano kung hindi ako naligtas? Ano kaya mangyayari sa akin? Talagang nakakalula. Dakilang kaligtasan. Kung nalalaman natin ang ating kaligtasan ay dakila, dapat din nating malaman na ang kaligtasan ng ibang tao ay mahalaga din.
Kung gusto mong maligtas, maliligtas ka. Pero kung hindi, hindi mo kailangang maligtas. Maari ba natin itong gawin? Dapat natin silang hikayatin ng paulit-ulit. Dapat natin silang ipanalangin ng may pagluha. Tama po ba? Pakiusap, gawin ninyo ang lahat ninyong makakaya. Kaya dapat nating hilingin sa Diyos na iligtas ang mga naliligaw na kaluluwa. Ang nalalapit na summer retreat ay ang paanyaya ng Diyos sa handaan ng kasalan. Narito na ihanda na ang aking handaan. Pinatay na ang mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ito ay inihanda sa biyaya ng Panginoon para sa iyo. Ang pag-ibig at biyaya ng Diyos at ang kanyang biyaya ng kaligtasan ay handa na para sa iyo. Kaya pakiusap, dumalo ka at makinig. Ang inyong tinga ay inyong ikiling at pumarito kayo. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay at ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Si Jesus ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit. Kung kakainin natin ang tinapay na ito, kung tayo ay maliligtas, ay magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Dahil natanggap na natin ang buhay na walang hanggan at ang pag-asa na makapasok sa walang hanggan langit, ito'y kamangha-mangha. Ngayon po'y manalangin tayo. Mabagin namin amang Diyos, naunawaan po namin ang biyaya ng Diyos at naligtas sa katapusan ng mga panahon kung saan ang panahon ng biyaya ng Diyos ay malapit nang magwakas at ang puot ng paghuhukom ng Diyos ay malapit na. Kaya labis po kaming nagpapasalamat sa Diyos. Ang ebanghelyo ng Diyos ay naipalaganap na sa buong mundo at ang puot at paghuhukom ng Diyos ay malapit na. Gayunpaman, napakarami pa ring ligaw na kaluluwa ang hindi pa ligtas. Panginoon, pakiusap, nawa yung aming mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay at mga kaawa-awang kaluluwa ay maligtas sa kamangha-manghang biyaya ng Diyos at sa ebanghelyo na ipinagkaloob sa amin. Pakiusap, ipakita mo nawa ang dakilang gawain ng Panginoon sa amin. At tulungan mo po nawa na maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas sa pamagitan ng gaganaping summer retreat, bagamat sa mahirap na paraan kami nag-evangelize sa pamagitan ng online, pakiusap, suguin mo po ang maraming ligaw na kaluluwa na naghahanap sa salita ng Diyos. Sa gayoy, marami ang maligtas sa pamagitan ng taimtim naming panalangin at evangelism upang mabigyan namin ng kasiyahan at kalwalhatian ang Ama naming Diyos. At matapos nawa po sa lalong madaling panahon ng COVID-19 upang maisakatuparan namin ang dakilang gawain ng Diyos, kaya bigyan mo po nawa kami ng pagkakataon na magawa ito. Dinadalangin po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.